morning. It's 7:15 of September 4th and wait, magre-relo lang ako. Need to run some quick errands. Bibili ko ng juice ng vape. But at the same time, we're gonna try and check if merong kama na for Bebong. Gawa ng laging inaagawa ng kama ni, ano to? Ni Bebong si Chorn Chorn. So, after nun, I actually only have one meeting scheduled for the day. I would also be working on the internship tasks because I want to get this done. Ilang araw na rin tayong hindi halos nag-aircon. Although this morning nag-aircon kami kasi mainit. But now malamig na ulit, I think because meron ng pangalawang bagyo na dadating. And we're here. Hindi ka na-murder daw kay ano? Dota ni Juan? Parang ayaw na niya nung flat eh. Parang gusto niya yung... Parang ang gusto yung hinahug siya, yeah? So, ito yung mga choices namin ng beds. At gani rin yung kay Chon Chon. Hambu! A red. Malaki masyado. Ayan, green na lang. Kahit tanong kay Charno. Hindi kami pumunta dito sa Ace para mag-check ng mga kung anik-anik na pwede namin gamitin. Also, kung titingin kayo ng... Ewan ko kung merong mura sa online, pero may binili kami bagong ano dito. Ano yan? Bagong sampayan. Highly recommended. Mahal pa ba mga ako yan? This one. Gamit na gamit siya sa amin lately. Kano nga to? 1.5, no? No? 1.5. 1.5 lang siya. And that is a success. So, nakabili na kami ng kama ni Bebong. A little bit of grocery. Nakakain na rin kami. Now, our next stop is bibili ng juice ng vape. And we're here. Dito kami nabili ng juice ng vape sa BKB. Choco? But that's not a success because wala nung juice ko. So we're going to try one more place. And we're here. So cute. Lost Mary Lice. That is still not a success because wala dun yung juice ko. But we were able to find something that's a little similar. In the meantime, maghanap muna ako sa juice ko online. And we're home. Matutulog na rin si Pamsky. Ako naman, mag-start na ako ng 10 o'clock sa mga tasks ko. So we got Bebong a new bed. Ayokong batiin ngayon. Kung lapitan kasi baka mamahaya siya. But we got him a new bed. I think it's too big for him. But this is what he's doing with it right now. Bebong getting to know the bed. So adorable. Ay, bakit ka naka-zoom? My God. Much better. We had a hard time removing this from the Osmo Pocket, which I now use regularly as my vlogging camera. Mahirap tanggalin itong side na to. Pagka may nakalagay na Osmo, I think that's because meron siyang yung lock, which is the purpose is to secure nga naman. But the problem is, I use this camera with
this one, which is the microphone, like that, right underneath. Para pag ganyan ko nung kamik, may mic na kagad ako. This one does not fit yung casing, yung protective casing ng Osmo. So, that might be a problem. But overall, okay naman. Hindi daw papasok sa work si Papski. It's now 10:30. I need to get going with all of my tasks. I have a lot of things that I need to do. And I'd probably do ulit yung 30 minutes. Perfect. Just completed 9,000 steps. So, we are now off to take a bath. Yan, oh, mag-hello na kayo sa vlog, guys. Come say hi, everyone. Come say hi. So, yung unang question ko, Nikki, nag-fill out ka na ng form, diba? Just to be sure. Hindi yata yung pasok ng question dito. Okay, guys, mag-hello kayo. Ba-28 kayo dyan. Hindi nag-a-attach ng screenshot, Beb. Yung onboarding po mag-start after fill upan yung form. Ano are ang mangyayari after i-validate yung payment? Wait. Unang question ko, Nikki, kailan ka nag-enroll? Tapos, pangalawa, no, hindi kayo mag-a-attach ng screenshot ng GCash. Mag-fill out kayo ng form. Tapos, i-validate yun. Minsan, mga 2 to 3 business days, ha? Marami kasing nag-enroll. Tapos, after nun, makaka-receive kayo ng email galing sa support. Yung, kung wala kayo ma-receive na update from support after 2 to 3 business days, guys, ha? Business days. 2 to 3 business days, mag-email lang kayo. Yung email din ng ipag-i-emailan nyo ng support is nandun din sa mismong form. Taka, hanapin ko yung kay Nikki. Hold on tight. Ano, Nikki? Nag-send na ng email sa'yo nung August 30. Taka, ha? I-resend ko sa email mo ngayon. Ang bilis ng ano, no? Live support. Live support si Bakla. Para mabilisan. So adorable, my bamboo. Big boy na yon. Big boy na. Nangungulit to sa ama niya habang nagsisimpan. Oh, hala. This camera, which is my Osmo Pocket 3. I'm also using yung microphone ng DJI na naka-attach lang dun sa ilalim. So, if you guys would notice, maganda yung quality ng sound niya because I have this and it's attached to the camera itself. Para pag nag-vlog-vlog ako na ganyan. O, oh, pak, sino ka dyan? So, on our way to the bank. And, ay, come on, chooks. Come on, chooks. Oh, wow, baby. Diyos mio, baby bayan. Daba kayo. Sa baba naman. Ako na magpapakawala dito. Ay, padala ko nitong cup. Alin? Okay. Papakawala na ang chorn. Okay? Let's talk about this client na pinag-usapan namin ni Papski. Nung nag-reach out ako sa kanya, sabi ko, I can provide you 3 free VAs as interns for 2 weeks. Ngayon, nakaisip siya ng magandang business model. Ikulong na kaya natin itong mga to. I have this client na just like any other clients, I reach out to them kasi I'm hoping that my interns or my VAs can get parang internship, have the experience for 2 weeks. Now, my problem is, etong si client, actually, di pa yun yung problema. So, etong si client, nakaisip siya, business idea, ganyan. The business idea is she will build a VA agency. Oh, that's nice. Sure, I can provide you VAs and all. Girl, ang gusto niya, to cut the story short, is I will build that VA agency for free. At tinawag pa niya, mahal ito, nakakatawa. Ang tawag niya ay partnership. Partnership na ako lang ng ako ang tatrabaho. At pagkatapos, so, sabi ko, hindi, hindi pwede na ako lang yung tatrabaho and then you'd call it partnership. Sabi niya, I will provide clients. Yeah, I can get my own clients too.
Tapos sabi niya, in this partnership, sabi, malinaw na malinaw. She will get the clients, she will hook them up to the VA agency, I will do the fulfillment ng service. Sure, no problem. Business opportunity yun eh, di ba? Open tayo dun. But girl, no, ang gusto niya. Ang gusto niya, akong tatrabaho ng lahat, client relation. Sorry. So ang gusto niya, partnership daw to, pero akong hahawak ng buong operations, siya magdadala lang ng client. I'm like, no girl. Tapos, sinabi ko na sa kanya yun, ilang beses ko na siyang sinabihan na that's a no. Day. Hindi pa rin talaga. Anyway, today, I ended the relationship. I pulled out of the internship collaboration. Kasi sabi ko, una sa lahat, hindi niya nire-respect yung business hours ko. So, kung kayo freelancer kayo pagkatapos makaka-encounter kayo ng mga ganito, automatic pull out. Mas importante pa din na kayo ay mentally healthy. Hindi siya nakakaganda. Pause na ako. Oh, anyway, pupunta muna kami ng bank. And that is a success. Nakakuha na tayo ng bank certificate. Kasi kailangan para sa visa application. Ayaw kain eh. Kung hindi, ano na lang ng paraan para sa school ni Tutoy. Next, I am craving. Hinahanap ko nga pala ni Kuya kung saan ka daw nakapark. Ma'am, commute ka? So, hindi ko yan. Akala ko nga, ma'am. So, So, next stop, para nagkakrave ako ng propen. And that is a success. Next stop, sa sister nito ko, dadalhin lang namin yung takeout. And then, we're heading home. Side trip. Bibili muna ng pagkain ng aso. So, update dito sa client na to. Nag-send pa siya ng voice message. And one of the things that I didn't like about this person is that... Umikot ng gulang-gulang. Bakit? Wala raw siya. Ah, wala. Sige, saan sa gulang-gulang? Doon siya dating pwesto ni, ni Itik. Oh, okay. Update, that's not a success. Wala doon ako si Papa. So, ito kami ng gulang-gulang very, very quick. So, yun, yung client na to... Gusto niya kung kailan siya available. Parang hindi niya nire-respect yung time ko. Time lang niya ang valid na time para sa kanya. And if you guys ever encountered clients like this, no! Iced coffee! So, let's talk about fake it till you make it habang naglilinis ako ng kwarto. Because I think a lot of people think that when people talk about fake it till you make it, parang recent lang siyang nangyayari. But guys, no. Actually, even before pandemic, I have seen so many coaches and mentors from the Philippines teaching it. And quite frankly, they're teaching it the wrong way. Like, ang dami tuloy ngayon na iniisip na when you say fake it till you make it, all you have to do is fake your way through. Meaning, pag tinanong ni client, may experience ka ba dito, you just say yes kahit wala. And sa context na yon, mali talaga. Mali yung ginagawa. However, what other people in the US na nakita ko na gumagawa din ito or doing is much better than how mentors or local coaches here in the Philippines are executing it. Kasi what they are doing dito sa Pilipinas is you stop. Pag nakuha mo yung client, you stop. You work your way through it. You said yes, you can do it. You know how to use this. You know how to do that. And then you stop. In the US, what they are teaching is very similar sa fake it till you make it na pinapakita dito. But what they actually do is they are already on the way to learning it. Pagka nag-uusap, natatawa ko kasi pag nag-uusap yung mga tao, TikTok halimbawa, or sa Facebook, tungkol sa issue ng fake it till you make it na pinauso nitong si Nano at tong si VA Buddy, is
ginaya nila yung mga tao, mga coaches and mentors na nasa US without proper execution. And that's a little bit more terrifying compared to yung mga tao na marunong naman talaga, may transferable skills, hindi lang alam kung paanong gagawin. Am I making any sense here? Actually, naisip ko lang siya because sabi ko, ito kasing how am I going to phrase this in such a way na magigets ng tao will start questioning the action and not the person or the group. Kasi, even before pandemic, meron ng isang grupo na itinuturo talaga ang fake it till you make it. Hindi nila direktang sinasabi yon, but that's exactly how they teach it. That's exactly how they parang invite and encourage other people to be freelancers. And then, kapag execution na, ang gusto nila mangyari is magtatanong dun sa grupo. Which could be helpful. May mga mentees na nagmamaterialize talaga yung itinuturo. But that's because magaling na talaga sila sa field na yun. They just do not know how to execute. And then there came, V and Frank are blatantly saying na you just have to fake your way through. So, sakalang nag-boom, sakalang mas maraming tao ang naging aware na meron palang ganitong mga tao or grupo na nagtuturo ng mali. So, yun lang. Chika ko lang. Nakalinis na ako ng kama. Nag-warm up ako. Bakit ka napapangiti sa exercise ko? Nakaloka ka, baby. Lagi, baby. Dati sa ulo ko ito. Ngayon, nasa itlog na. Putukan eh. That's just warm up. Now, time for our 10,000 steps. Atas ng workstation ko. Ganito talaga. Guys, pag mag nakataas siya ng pag mag... Yung taas, yung height ng table ko kapag mag-walking ako is like here. Kili-kili. Pero, sakto lang yun kapag ka... Na-set up ko na to. Aray ko. Magaan lang naman siya. Hindi ko nang nalalangisan. Rendering and then I just finished eating. But before we step into the walkpad one more time, I just wanna show you yung favorite view ko dito sa location na to. Bakit ito yung napili naming bilhin na location ng aming forever home. And that is this one. Ito yung una. So I just love... Hindi ko alam kung ano meron. Basta gustong-gusto ko yung view niya. Also, I'm not sure if I mentioned na sa vlog, but we bought itong katabing lote para gawing garahe. Kahit siya dyan pag sisiksikin ang 6 cars. But this is a view. And then, another view that I love about this, kaya meron kaming balkon dito, is that is actually Mount Banahaw. So, lakas makapayapa. I try as much as possible tuwing mornings na pumunta dito just to parang breathe, and I think this is my favorite place to decompress dito sa bahay. Ang wish ko, sana mas marami pang tao ang makahanap ng lugar na paglalagyan nila ng forever home nila, na alam mo yung gusto mo talaga, na makakaramdam ka ng pagmamahal ng payapa, because not many people get to do that in their lifetime. And I honestly wish na ito, pinakang prayer ko na lang siguro, na sana hanggang pagtanda namin dito na kami tumanda ang mag-asawa. Kasi na-experience ko rin nung kabataan ko na yung unang bahay namin nawala, nag-apartment kami, and then after a couple of years nakabili ulit ng bahay pero na-foreclose. So I'm really holding on to that thought and that prayer na sana wag ma-experience ng mga anak ko yon. And so far naman, natatanda na yung mga bata and lumalaban pa. I believe I was around 25, 26 years old nung tumawag yung nanay ko para sabihin na kailangan ng pera, otherwise mapapalaya sila dun sa bahay namin. And before, kasi that house, I think it was put up for sale for about 1.5 million. Sabi ko, wala man akong 1 million.
kasi wala ako. Nung time na yon nasa call center pa, wala naman akong ganun kalaking pera. Hindi ko alam kung paanong makakapag-loan ng ganun kalaking pera ng bigla-biglaan. Itong property namin ngayon, I think it's worth about 5 million sa location nga. Tahimik, payapa yung paligid, maayos ang kapitbahay, malaki yung kalsada. Like, yun yung mga bagay na talagang inisip ko nun. Malaki, ito yung kalsada namin ha. Teka, wait. So, itong kalsada namin na to, ang laki niyan, kasha dyan. So, may nakapark na car dyan, diba? So, ang laki niyan, like, kasha dyan ang dalawang, kuwari, may nakapark dun sa tapat, may nakapark dito, may nakakadaan pa rin sa gitna. Ganun siya kalaki. Ito yung garahe namin. Yun lang, shinare ko lang. And, I think that's pretty much it for this vlog. I'll see you on the next one. Bye!